po mga ganyan. Andito po tayo sa bukid at nagpaparoto. Ito po yung ang isang negosyo ko. May hawak po akong roto at taga Santa Lucia. Per oras po ang aming pagroroto pagka ganitong taniman ng gulay, ampalaya, milon, ayan. Hindi po per hectare. At maganda-ganda rin ang kita ko dito mga kakumag. Dahil po dito ay 1-2 ang per oras, 200 po yung akin. Kung kaming lahat magkakasama, siguro po nasa 8 hectares lang. Ayan mga kakumag, pabalik na rin yung... Ayan po mga kakumag, pabalik na yung ating roto. Ang rorotohin po natin, lahat po nang nakikita nyong naani na, ito po ay nasa kulang 1 hectare. Ayan, hanggang doon, mga kakumag, ayan. Ayan, tingnan nyo naman po ang ating trabaho, sobrang hirap. Talaga po napakahirap ang magsaka, maggulay, magpakwan or milon. Kaya sana po lagi nyo kami susuportahan sa aming mga tanim. Bumili po kayo ng bumili dahil napaka-sustansya niyan, mainam po sa katawan. At malaking tulong po sa mga kagaya namin nagtatanim ng mga gulay at pakwan. Ayan mga kakumag, para balik na yung ating roto. Sana po ay maraming anihin at nang kami naman ay mga magkikita, yung mga kasamahan ko. Ayan, nabalik na yung ating roto. Mas mainam sana kung tuyo eh. Masyado pang basa eh. Pinilit lang po namin na rotohin sapagkat aabutan na po kasi sila ng pula ng ating itatanim. Susuputan pa po kasi yan eh. Ang milon kasi masyadong maarte. Kailangan pa suputan para po hindi damuhin. Ayan po, ngayon ay nagroroto kami. Ito po yung isang aking negosyo. Pero hindi po aking roto yan ha. Kaya po namin nilalagyan ng sangka kasi tatamnan po yan ang milon. Ang finished product ng aming tataniman ng milon, maputik. Ayan po, tatapakan na lang nila para mapatag.